in Philippines, most especially Next Play Evos, especially Rene J and H2, our champion in 2 MPL, I think, is just 1 month salary for them. Actually, it's okay because they already told that many times in their Oh, blog. really? Like, I think it's a Okay, they're okay. like, when you bet them, they're like, your championship prize is like our 1 month salary. Gaano nga ba katotoo ang sinabi ng VYs sa kanilang interview sa YT channel ni Coach Zays na ang salary ni na H2 at Rene J sa isang buwan ay katumbas ng prize pool na makukuha sa MPLPH kapag ikaw ay nagkampyon? Wes, nandito ako kabatang para ipaliwanag sa'yo kung ito ba ay totoo o hindi base sa ating nalalaman dahil minsan na tayong nabahagian ng kaalaman patungkol sa sinasahod ng mga streamers sa kanilang Facebook live stream. Dahil alam nyo ba na noon hanggang ngayon ay issue pa rin sa Indonesia ang ganitong pangyayari na mas pinipili nila ang maging content creators kaysa ang manatili sa pagiging isang pro player. Pero teka, ohoy! Kamusta ka batang? Inspi na naman nga pala ito at nandito na naman tayo para sa isang balita na dapat mong malaman. Pero kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ng notification bell para naman lagi kang updated. Kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisa na yan. Tara! Nang una kabatang minsan na nating napag-usapan ng issue na ito patungkol sa mga pro players di umano sa Indo na hindi pinaprioritize ang MPL at malalaking tournament dahil gusto lamang ng mga ito ay ang makilala. Dahil sa oras na sobrang maging matunog ang kanilang pangalan at makakuha sila ng sapat na taga-subaybay ay mas magfo-focus na lamang ang mga ito sa kani-kanilang mga social media accounts. Ito kasi kabatang ay may kaugnayan sa sobrang baba na prize pool ng larong MLBB sa kanilang mga tournaments katulad ng MPL at iba pa. Kumbaga ang pagiging isang pro player ay ginagawa na lamang nilang stepping stone para maging isang sikat na content creator kung saan may ilang mga pro players rin ang gumawa ng ganito dito sa Pinas na nagtatransition ng ating mga pro papunta sa pagiging isang content creator. Ito kasi ang isa sa kailangang maresolba ng munton na yung tipong kaya dapat isustain ng pagiging isang pro player ang kanilang pangangailangan o higit pa katulad ng ibang mga esports game natin na sumikat. Yung tipong mas makakabuhay ng buong barangay ang pagiging isang pro player kaysa sa pagiging isang streamer. Dito na papasok yung naging usapan ng BYs at ni Coach Zays patungkol sa prize pool ng MPLPH na isang buwan na sahod lamang di umano ni na H2 at Rene J. Kung saan marami tuloy ang nagtataka kung ito nga ba ay totoo o biro lamang ng VYs sa interview nila kay Zays. Unang-una, akin munang ipapaliwanag ang prize pool na meron ng MPLPH natin dahil dalawang beses ngang nakatanggap ng kampyonato itong VYs. Ang prize pool ng MPLPH ay umaabot sa $150,000 o mahigit 7.5 milyon pesos mga kabatang, pero ito ay hahatiin pa para sa lahat katulad ng allowance, rookie of the year, best caster at syempre ang first place hanggang sixth place ay maghahati-hati rin. Kung saan ang nagkampyon ang siyang makakakuha naman ng pinakamataas na premyo na halagang $35,000 o mahigit 1.7 milyon pesos. Kung tutuusin, sadyang napakalaki na nga naman talaga ng 1.7 milyon pesos kabatang, di ba?
Pero alam naman natin na ang isang koponan ay binubuo ng 7 hanggang 10 membro. Nandyan pa ang coach at analyst. Pero syempre, dahil ito ay patungkol sa D-Wise, ay bumasi tayo sa bilang ng kanilang players maging ng kanilang coach at analyst. Dahil noong MPL Season 8 ay mayroong 8 membro ang blacklist. Sina Eson, Edward, Bonchan, Wise, Oheb, Venus, Haji at Dexter. Ipagpalagay lang natin kabatang na silang 8 lang ang maghahati-hati sa 1.7 milyon pesos na kanilang nakuha noong sila ay nagkampyon noong S8. Ibig sabihin sa 1.7M ay mayroong 212,500 ang bawat isa sa kanila. Take note kabatang 8 lamang ang pinaghati-hatian natin ito ha. Pero paano lang kung may cut pa ang blacklist o mayroon pang iba na kasama sa cut ng prize pool na nakuha nila noong MPL. Kung saan dito naman papasok ang sinabi nilang ang natatanggap o matatanggap ng isang player sa prize pool ng MPL ay isang buwan na sahod lamang ni Rene J at H2 sa pag-i-stream. Dahil kabatang ang pag-i-stream sa Facebook ay sadyang napakalaking sahod. Lalong-lalo na kung ikaw ay premium partner na may napakadaming viewers. Pero paano mo nga ba malalaman kung isang premium partner ka ni Facebook? Napakasimple lamang nito kabatang, dahil makikita mo yan mismo sa unahan mismo ng kani-kanilang mga page na nakalagay ang salitang partner. May iba't ibang paraan kasi sila para kumita bilang mga streamers, katulad ng stream ads o ito yung lumalabas na ads sa kani-kanilang mga Facebook sa tuwing tayo ay nanonood sa kanila. Pangalawa, ang stars na isinisend sa kanila ng mga tao dahil ito ay nako-convert nila sa totoong pera. At syempre, pagdami ng stars na kanilang nakuha ay paglaki ng sasahuri nila. Pangatlo at ang pinakasolido sa lahat ay ang MV na kanilang tinatawag o minute views sa loob ng isang buwan. Dahil kabatang ang mga streamers na ito ay may sinusunod na minute views. Halimbawa, sa isang buwan ay nakakuha sila ng 2 million MV o minute views. Ibig sabihin nito makakatanggap sila ng $1,500 o 75,000 pesos agad-agad. At kapag nakakuha naman sila ng 3M minute views ay makakatanggap sila ng $3,000 o mahigit 150,000 pesos. Pero sa katulad ni na H2 at Rene J na sa tingin ko ay nakakakuha ng 5 million minute views ay makakatanggap sila ng $4,000 o mahigit 200,000 pesos na sadyang sobrang laki namang talaga. Kaya nga kung mapapansin nyo, may ibang tao na nag-i-stream sa ibang mga streamers para kahit papaano ay mapataas nila ang minute views ng kanilang mga page. Dahil sa oras na pinagsama-sama mo kabatang yung stream ads, stars at MV ay sadyang papaldo ka, lalong-lalo na at malaki ang views na iyong nakukuha araw-araw. Sama din salita sa sinabi ng V-Wise na mas malaki pa ang sinasahod ni na H2 at Rene J sa isang buwan kumpara sa natatanggap ng mga nagkakampyon sa MPL ay ito nga talaga ay may katotohanan. Pero kabatang, hindi lahat ng tao ay mas gusto ang malaking kita kumpara sa karangalan na kanilang posibleng makuha. Kumbaga ang pera ay nauubos pero ang karangalan na iyong nagawa ay hindi kailanman mabubura sa kasaysayan ng larong MLBB. Dahil kabatang, sa totoo lang, hindi rin naman nagpapahuli itong D-Wise pagdating sa kanilang mga stream dahil maging sila ay partner ni Facebook plus malaki rin ang MV na kanilang natatanggap buwan-buwan. Hindi lang naman kasi sa Facebook kumikita ang mga ito dahil maging sa kanilang sarili-sariling mga sponsors ay di hamak malaki rin ang ibinabayad sa kanila. Pero kabatang, hindi ito usapang pera dahil ang nagawa ng D-Wise na magkampyon ng back-to-back sa MPL plus ang makuha ang kampyonato ng M3 ang siyang mas pinakasolido para sa akin. Oo, at hindi natin kailangang magpakahipokrito dito dahil alam ko naman na lahat tayo ay nangangailangan ng pera
Pero kabatang, tandaan natin na mas masarap mabigyan ng karangalan ang ating bansa, ating kupunan, lalong-lalo na ang ating sarili. Lahat kasi tayo ay tatanda at ang mga bagay na ginagawa natin ngayon ay unti-unting luluma. Kaya naman habang tayo ay bata, habay sikapin nating gumawa ng mga solido at mga gandang alaala. Kung saan dito ko na gustong ipasok ang ating tanong. Number 1, kilala naman ng lahat ang bagong assistant coach ng Blacklist na si MTB. Pero ang aking tanong, ano ang kanyang tunay na pangalan? Pangalawang tanong, sa aking nabanggit kanina kabatang, magkano ang makukuha ng isang streamer kung siya ay makakakuha ng 3 million minute views? Pangatlong tanong, sa halimbawa natin kanina, sa 8 membro ng Blacklist, magkano ang kanilang pinaghati-hatian noong sila ay nagkampiyon sa MPL Season 8? Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa prize pool ng Munton at sa sinasahod ng ating mga streamer na sana ay nagkaroon ka ng idea kabatang. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.